Yo, 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 mga kakula po, welcome uli sa aking channel. Sa video ito ay mag-share uli ako ng aking kaalaman tungkol sa pag-i-edit ng Snapseed na ang effect naman natin ay i-enhance natin yung isang picture, papagandahin natin at lalagyan natin ng effect na lightning effect. At kung hindi ka pa isa sa aking mga kakula po, please hit mo na ang subscribe button at pindutin mo na rin ang may bell icon para every time na mag-upload ako ng bagong video ay updated kayo. Okay, simulan na natin. Open natin ang Snapseed. Ayan, tapos touch natin ang plus sign, tapos select lang natin yung picture na i-edit, yan. Tapos i-adjust natin yung liwanag para mapaganda natin siya. Dito lang tayo sa tools. Tapos curves. Tapos i-up natin para mapaliwanag natin yung ang isang picture, okay? Tapos pag okay na sa atin or punta tayo sa dito sa may X, kalapit ng X tong button. Tapos punta tayo sa blue. Bawasan lang natin ng konting blue. Ayan. Tapos select lang natin yung check sign para sa okay. Okay. Tapos punta tayo sa tools uli. Selective para i-edit ko yung mata niya para medyo lumiwanag. So, ayan. I-brightness lang natin. Mga 50. Ayan. Tapos select lang uli natin yung plus sign. Drag natin uli sa mata. And pagkatapos nito, i-brightness uli natin ng 70. Tapos select lang natin yung okay. Tapos punta tayo sa tools, brush, tapos dodge and burn, i-plus 5 lang natin. And tapos select lang natin sa mata. So, para gusto natin makita yung effect niya, punta lang tayo dito sa sign ng mata para makita natin na lumiliwanag siya. Yan, tapos dito sa kabila. Okay, yan, nakikita naman natin. So, pag okay na sa atin, select lang natin yung check sign uli. Yan, medyo lumiwanag na siya. Punta ulit tayo sa tools, then brush, dodge and burn, negative 5 natin, tapos medyo i-dark lang natin yung background. Ayan. Ayan. So, ganun pa rin kung gusto ninyo makita yung output, dito lang tayo sa mata para kung yung nagre-red, yun yung nagiging effect niya para dumilim. Ayan. Tapos kung sobra siya o may nadama, ipunta lang tayo sa zero as sa erase, tapos i-attach lang natin yung mga hindi dapat masama para sa natural. Okay, tapos select lang natin yung okay para yung check sign para sa okay. Yan, effect natin gagawin ay lightning effect. So punta tayo sa tools, tapos double exposure, tapos touch lang natin yung kalapit ng X, yung may plus sign, tapos select lang natin yung dinownload natin na lightning effect para ilagay sa picture. So ayan, madami akong dinownload, so pipili na lang ako, ito na lang. Tapos pagkatapos nun, i-adjust lang natin ng konti para sa gagawin nating lightning effect. Yan. Ito tayo dito. Tapos babaan lang natin ng konti. So, yan yung mapapansin ninyo. Nataas, mababa. So, kailangan natin ng medyo proportion para hindi obvious sa picture. So, pag napili na natin mga kakaula po, check lang uli natin. Okay. Tapos, balik tayo sa punta tayo dito sa open, tas yung arrow back. Ayan. Tapos punta tayo sa view edits.
Tapos double exposure, touch natin, tapos yung gitna, yan. Tapos punta tayo dito sa kalapit ng X sign, yung black and gray, yan. Tapos i-touch lang natin yung mga tatanggalin natin para hindi madamay sa picture, yan. Yan. So kung gusto niyo makita yung effect, yan lang. Yan, bawas-bawas lang tayo. Pag okay na mga kula po, check lang ulit natin yung check sign. Ayan. Tapos i-arrow back lang natin sa taas. Tapos punta tayo sa tools. Then portrait natin. So mapapansin niyo nagbago yung sa may mata. So punta lang tayo dito sa gitna. Then clarity ng eyes, bawasan lang natin mga 30. Ayan. Tapos i-check na natin. Tapos punta tayo sa tools, brush, tapos saturation, i-plus 5 lang natin, tapos i-saturation na lang natin ng konti. Ayan. Ayan. Tapos select lang natin yung okay. Then, say export tayo para sa saving. Okay, ayan mga kakula po, yung natapos nating in-edit para sa lightning effect. So mapapansin niyo parang natural siya. Ito yung before, ito yung after. Ayan, maraming salamat mga kakula po sa walang sawa ninyong panonood. Muli, inaanyahan ko kayong suportahan ng aking channel para sa pagbibigay ko ng libre kong serbisyo bilang isang photographer para sa mga nangangailangan. Muli, maraming salamat mga kakulapo. Hanggang sa muli.